Sumambalang sa kalsada sa Santa Cruz, Maynila ang isang truck matapos itong matanggalan ng gulong. Nagdulot tuloy ito ng katakot-takot na traffic sa Dimasalang Street southbound. Abangan po ang detalye maya-maya lang. Nagbabala ang MMDA sa illegal na operasyon ng isang motorcycle taxi hailing or ride-hailing app na sampa sa Metro Manila. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Sa nagpapatuloy pa rin pilot run ng motorcycle taxis, tatlong kumpanya lang ang otorisado ng pamahalaan na pumikap ng mga pasahero, ang Angkas, Joyride at Move It. Pero may isa pang motorcycle app na umeeksena na rin sa kalsada kahit bawal. Sa social media post na ito ng EDSA Traffic Chief na si Bong Nebriha, huli ang isang motorcycle rider sakay ang isang pasahero gamit ang Sampassenger Mobile App o Sampa. Sabi ni MMDA General Manager Jojo Garcia, illegal daw ang ginagawa ng motorcycle rider na ito dahil may tuturing silang kolorum. Sinubukan ng GMA News na mag-book sa Sampa. Sa unang attempt sa bahaging Pasay City, iisang rider ang pumasok sa radar. Pagkatapos mabook, nag-cancel ang rider dahil malayo raw siya. Sa ikalawang subok sa bahagi naman ng Makati, kapansin-pansing maraming Sampa riders ang naglipa na. Maya-maya pa, nabook namin ang kulay pink na scooter na ito, pero matapos makumpirmang Sampa rider ang kausap. Pwede ba akong mag-request ng interview sa inyo, sir? Kung okay lang sa'yo, sir, kung okay lang ma-interview. Tumanggi itong magbigay ng pahayag at dali ang umalis. Sa ikatlong booking, isang puting motorsiklo naman ang sumundo sa amin. Kung okay lang ma-interview. Kung okay lang po. Hindi rin ito nagpa-unlock ng interview at humarurot papalayo. Babala ng MMDA sa mga kolorum na motorcycle taxis. Multang 6,000 pesos ang katumbas kada huli at may kaakibat na 3 buwang suspensyon o kaya'y kanselasyon ng driver's license. Hindi ho ito kabilang sa 3 existing na motorcycle taxis dito ho sa ating bansa. So ngayon ho, lahat po ng maglalabasan, in short, kolorum po yan. Lahat po ng mga maglalabasan ng mga app na hindi naman po parte ng technical working group or ng mga pilot motorcycle taxis natin ay titikitan po. Wala pang pahayag ang technical working group ng LTFRB na siyang nangangasiwa sa extended pilot run ng motorcycle taxis. Sinusubukan pa naming makuha na ng pahayag ang Sampa. Tinatawagan namin ang numerong nasa kanilang website pero hindi ito makontak. Cedric Castillo, GMA News. Isinusulong sa Kongreso ang panukalang swelduhan na swelduhan ng mga tsuper ng pampublikong sasakyan sa halip na boundary system. Pabor kaya rito ang mga pumapasada? Alamin sa balitang hatid ni Mark Salazar. Tatlong panukalang batas ang nagtutulak na gawing minimum wage employees na ang mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Para naman may sigurado na raw silang 537 pesos na sweldo sa 8 oras lang na biyahe, halimbawa sa Metro Manila. May overtime pay at holiday pay. Pero kung si Mang Lito ang tatanungin, thanks but no thanks daw. Oo nga, 8 oras pero yung kikitain doon sa 8 oras na yun, hindi sasapat sa pamilya. Lalo na kung may pinag-aaral kang kolehiyo, abuti lang kung talagang masipag, 2,000 sa isang araw. Malayo sa panukala nilang magkano lang. Tutol din ang pulso ng iba pang operator. Sa jeep, nabubuhay lang kami para buhayin ang pamilya ng isang operator na umaasa sa boundary'ng ibibigay ng driver na kung maganda ang kita ay mabibigyan ka, kung hindi naman ay mababawasan pa, hindi kami kumikibo. Mayroon pong rota na mahina ang biyahe. Mayroon hong rota na malakas ang biyahe. So ito ho, kung igagawin natin lahat ho na swelduhan, marami ho, mas marami po ang hindi makakakaya. Pag boundary po, ay nakita na po namin yung naging benefit namin. Pero si Mang Carlos naman, hapong-hapo na sa 37 taon na pagbiyahe ng ganun, wala na rin naman siyang pinag-aaral. Okay na pala ako doon sa ano. Dahil isipin nyo naman na minimum, may kung ayaw mo na magtrabaho, meron ka ng minimum. Saka bukod doon, hindi na kami kukuha sa mga malayuan. Isa pang rason ng panukalang batas ay para mabawasan ang disgrasya sa kalsada dahil sa mga tsuper na nag-uunahan sa pasahero. Sabi ni Mang Carlos, nasolusyonan na yan ng pagkakaroon ng kooperatibang naghihigpit sa kanilang mga miyembro.
Sa mga bus, noong 2012 pa raw nila sinusunod ang Department Order 118-12 ng DOLE na naguutos ng swelduhang mga tsuper at konduktor. Yung dating 2,000 nakita ng driver sa dating komisyunan, binibiyak-biyak lang ng operator ngayon sa minimum wage sa unang 8 oras, overtime pay sa susunod na 4 na oras, at ang mas malaking parte mula sa kanilang good performance incentive. Kung maganda naging biyahe, wala po silang mga huli, walang report na violations po sa roads, yung ganyan. So, yun nagbibigay po kami ng percentage doon after the net po nung kanilang kinikita sa computation. Sabi nga ni Mang Alexander, nabawasan siguro ng 400 piso ang take-home niya sa bagong sistema. Pero kinakarga naman ito sa kontribusyon sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Nagkasakit nanay ko, asawa ko, tsaka anak ko po. Wala akong binayaran kahit 5 sa ospital. Dahil sa PhilHealth? Opo. Wala kaming SS nung araw, wala kaming Pag-ibig. Ngayon meron po. Ngayon may loan ako sa Pag-ibig, may loan ako sa SS. Mark Salazar, GMA News. Samantala, balikan po natin ang ulat kaugnay po sa 12-wheeler na humambalang at nagdulot po ng matinding traffic sa Santa Cruz, Maynila. May ulat on the spot si Isa Avendano Umali. Isa? Isa? Connie, walang galawan ng trapiko sa southbound ng Dimasalang Street, Santa Cruz, Maynila kaninang umaga dahil sa isang truck na natanggalan ng isang gulong. Ang truck ay 12-wheeler at may kargang buhangin. Galing pa itong Pampanga at patungo sana sa Cavite. Ayon sa barangay officials, nangyari ito pasado alas 5 ng umaga. Mahaba ang traffic na nagdulot ng halos 6 na oras na mala parking lot na sitwasyon sa southbound lane ng Dimasalang Street. Ang dulo ng traffic kanina ay nasa Manila North Cemetery, kaya naipit na ang mga sasakyan kabilang na ang mga privado hanggang bago sumapit ang Dangwa Flower Market. Nakapagpalala pa rito ang road construction, kaya hindi makalusot ang mga sasakyan. Sa karatula, December 2019 ang completion pero hanggang ngayon ay nakatenga pa rin ito. Kung tapos na sana ang lane na ito, sana ay nagamit para hindi naipit sa traffic ang mga sasakyan. Sa mga oras na ito ay balik na sa normal ang daloy ng mga sasakyan at ayon kay Dennis Biyahe, ang hepe ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB, natanggal sa kalsada ang truck bago mag-alas 11 ng umaga. Ang pagbagal man sa usad ng mga sasakyan sa mga oras na ito, ito ay dahil sa bahagi ng Dangwa, marami nang dumadayo sa mga bibili ng mga bulaklak para sa araw ng mga puso. Connie? Okay, pero gano'ng katagal bago natanggal ulit yung 12-wheeler na yan, Isa? Oo, halos sa 6 na oras to eh, kasi magpasado alas 5 na umaga at sabi nga ni Dennis Biyahe, ang hepe ng MTPB, alas 11 na ng umaga nang matanggal itong truck na ito na nakahambala sa kalsada. Meron ba silang binigay na dahilan kung bakit inabot ng 6 na oras, Isa, yung pagkakatanggal? Gayong may ginagawa nga na kalsada pa dyan, ano? Sa area na yan, lalong nag-cause pa nitong traffic. Oo. Nakausap po kanina yung truck driver at ang kanyang paliwanag, yung isa sa mga pahinante ay pumili pa ng pyesa para doon sa kanilang gulong, na isa rin sa mga reason kung bakit nagtagal pa yung pananatili ng truck doon. Isa pang problema, wala silang dalang reserva, kaya nahirapan din sila sa paghahanap. I see. Alright. Maraming salamat. Isa Avendano Umali ng Super Radio DZBB. Huli ka bang pamamaril sa isang lalaking nakaposas at nakapiring sa Cubao, Quezon City? Balita natin ni James Agustin. Mula sa Liberty Avenue, kita ang isang SUV na kumanang sa 7th Avenue, Cubao, Quezon City, mag-alas 2 na madaling araw. Bababa ang driver ng SUV. Ilang minuto na magmamasid sa lugar na tila kumukuha ng tiyempo. Maya-maya pa, dalawang lalaki pa ang bumaba sa SUV. Ang isa sa mga ito biglang pinagbabaril sa gilid ng kalsada. Tumangas sa mga sospek pero napilitang iatras ang SUV pabalik dahil sarado ang kalsada. Ang lalaking biktima, nakapiring, nakaposas, tadtad ng tama ng bala sa katawan. May pumunta pong isang tricycle driver na may narinig daw po silang putok mula sa area na yon, yung 7th Avenue po. Bali, Pinuntahan po namin kaagad, around 1:40 po siya nag-report eh. Then nung pagpunta po namin doon sa area, nakita nga po namin na may nakabulagta na pong isang lalaki. Hindi raw residente ng barangay ang biktima. May nakuhang bag sa biktima na naglalaman ng mga personal na gamit. Kahit nakuha ng CCTV, hindi kita ang plaka ng SUV. Iniimbestigahan pa ng QCPD ang krimen. James Agustin, GMA News.
Sa Caloocan naman, isang lalaki ang patay sa pamamaril ng mga hinihinalang demotorsiklong sa Larien. Balitang hatid ni Corinne Katibayan. May pangalan ng isang fraternity ang sombrerong suot ng lalaking pinatay sa Langit Road sa Bagong Silang North Caloocan. Maliban dito, wala ng ibang pagkakakilan lang nakita sa kanya. Sabi ng mga saksi, ilang beses umikot sa lugar ang mga salaring riding in tandem na tila inaabangan ang biktima. Matapos ang ilang putok, nakita na lamang na nakahandusay na ang lalaki. Ito po ay binaril ng 6 beses. Ayon po sa impormante. At yun daw pong nakasaksi, naka-riding in tandem. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Wala, hindi naman laganap dito yung mga ganong fraternity war. Wala po kaming nababaltaan ganon. Sabi ng mga opisyal ng barangay, ngayon lang ulit nagkaroon ng insidente ng pamamaril sa lugar. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Corinne Katibayan, GMA News. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Sa nakalipas na 10 araw, konti lang ang ibinagsak na ulan sa maraming bahagi ng bansa. Batay sa datos ng PAGASA, ang nakikita niyong kulay pula sa mapa ay ang mga lugar na nakatanggap ng way below normal rainfall mula February 1 hanggang February 10. Kinabibilangan niya ng buong Northern Luzon at ilang panig ng Central Luzon, Bicol Region, Panay Island, Samar Island, Caraga Region, Northern Mindanao, Davao Region, Soksarjen at ang Barm. Nananatili kasing hanggang amihan o hanging amihan ang tanging nakaapekto sa buong bansa. At ngayon pong araw, asahan lang ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Mindoro, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, batay sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Ang concert ni Julian San Jose at Christian Bautista at ang kinilala sa 4th Film Ambassadors Night ng Film Development Council of the Philippines, the Starbites. Wagi ang ilang kapuso documentaries, movies at celebrities sa 4th Film Ambassadors Night ng Film Development Council of the Philippines. Kabilang dyan ang The Atom Araulio Specials na Babies for Sale at No Leftovers. Ang Eyewitness, Islang Walang Lupa na dokumentaryo ni Howie Severino, Front Row Pasan at Investigative Documentaries Piitan. Kinilala naman si Anak ni Waray versus Anak ni Biday director Mark De La Cruz para sa short film na Amor Falso. Si The Clash director Louis Ignacio para sa short film na Ngiti ni Nazareno at pelikulang School Service. Kinilala rin sina Barbara Miguel, Gloria Romero at Ay De Las Alas na nanalo sa film festivals abroad. Posthumous award si late actor Eddie Garcia na tinanggap ng kanyang partner na si Lilibeth Romero. World class ang kantahan ni na Julian San Jose at Christian Bautista sa third leg ng The Sweetheart and the Balladeer sa Urdaneta, Pangasinan. Si Japs, all out ang biritan sa pagkanta. Nagpa-charming naman si Christian. Napaindak ang audience sa performance ni Kailin Alcantara. Naghatid din ng saya si Donita Nose at Super Tekla. Magkakaroon na ng Pinoy version ang sikat na Korean reality variety show na Running Man. Pumirma na ng kontrata para rito ang GMA Network at ang South Korean Television Network na SBS. Ang Starbites, hatid ni Aubrey Carampel. Ang sikat na South Korean reality variety show na Running Man magkakaroon na ng Pinoy version. Sa panig ng Kapuso Network, pumirma sina GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon, President and COO Gilberto Aduavit Jr., at Executive Vice President and CFO Felipe Yalong.
Mula naman sa SBS Korea, sina Kim Yong-jae, Chief Global Contents Officer, at Kim Soo-won, Global Production and Business Team Director. Ang Running Man Philippines ang first ever co-production ng GMA at SBS. We are also very delighted to partner with a great institution in content. And we know that this Running Man is a top rating program not only in South Korea but in other countries. And we hope to make it also a top rater in the Philippines. 2020년에 처음으로 이제 This is the first time to have a co-production with the Philippines in 2020, and he experienced a big success in Vietnam and China, and he actually expected a lot in the Philippines also. Ang Running Man ay halos isang dekada nang nangungunang programa sa South Korea. Si Descendants of the Sun Korean Big Boss Song Joong-ki minsan na rin naging Running Man host. Nag-guest na rin sa show ang ilang K-pop stars gaya ng mga miyembro ng BTS, Big Bang, at CNBLUE. Pati na ang mga sikat na K-drama stars si sina Jo In-sung, Choi Ji-woo o si Jodie ng Stairway to Heaven, at Korean actor and singer na si Rain. Nag-guest na rin sa Running Man ang ilang international stars gaya nina Jackie Chan at Mission Impossible stars Tom Cruise, Henry Cavill at Simon Pegg. At para raw mas makarelate ang Filipino audience, ibabagay ang mga palaro sa kulturang Pinoy. Aubrey Carampel, GMA News. At naway nabusog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Kung may mga nakaligtaan po kayong balita, mag-subscribe lamang po sa youtube.com/GMA News para sa mga ulat at istorya mula po sa aming mga news teams. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. At ako po si Rafi Tima. Para sa Pilipino, ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Yes, please.